ano ba ang dapat nating maging pamantayan sa oposisyon? Siyempre, ang unang-una po dyan, dapat hindi nang aagaw ng kapangyarihan kasi wala pong lehitimong pinaguhugutan ang pang-aagaw ng kapangyarihan. Ang oposisyon, nandyan po sila for check and balance. Dapat sila ay makatuwiran sa pagpapahayag ng kanilang mga kritisismo. Pero kapag ka ang mga nagpapakilalang oposisyon ay nagtatangkang agawin ang kapangyarihan sa lehitimong pinuno ng bayan, hindi po yun matatawag na lehitimong oposisyon kung hindi mga impacto oposisyon. At alam po ninyo, sa mga impacto oposisyon po na ito, pinoportray ngayon nila na itong si Sara Duterte daw po ang magiging pinuno nila. Yan po ay ayon sa pahayag nitong si Harry Roque. Sapagkat sa kanyang live streaming po kagabi, ay tuwang-tuwa po siya. O nung isang araw, nung magbitiw itong si Sara Duterte bilang cabinet secretary, tuwang-tuwa daw po itong si Harry Roque sapagkat meron na daw pong mukha ang kanilang impacto oposisyon. Okay lang yan, so be it. Ano, kung gusto ninyong maging impacto oposisyon, walang problema dyan. At kami naman pong mga sumusuporta sa ating Pangulo, nagkakaisa po kami para po ipagtanggol siya laban sa inyong mga impacto oposisyon. Pero sa mga lehitimong oposisyon, ini-encourage ko pa rin po kayo na gawin po ninyo ang pag-criticize sa gobyernong ito para po sa check and balance. Kasi wala naman pong problema dyan dahil parte po tayo ng demokrasya. At sa isang demokrasyang bansa, dapat talaga umiiral ang mga pagsusuri ng mga kapwa po nating Pilipino. Dahil kung magkakaroon po kasi ng pang-aabuso, o sabihin po natin, kung magkakaroon po ng walang oposisyon, yung pagkakataon na wala pong oposisyon talaga, baka magkaroon po ng pang-aabuso sa mga nakaupo sa gobyerno. Kaya napakahalaga po ng inyong gampanin. Pero pong itong mga impacto oposisyon, wala po talagang halaga ang mga ito. Ang layunin lamang po ng mga yan, agawin ang kapangyarihan kay Pangulong Bongbong Marcos at iupo ito pong kanilang pinapangarap na maging Pangulo na si Sara Duterte. Pero sa ating paniniwala, hindi na kailanman magiging Pangulo si Sara Duterte. Sa latest survey nga, abot na siya ni Rapi Tulfo. Kaya ine-expect natin mga tol na ang susunod po na tatargetin ng mga impacto oposisyon na ito ay ito pong si Rapi Tulfo. Kasi gigibain nila yan dahil kitang-kita ngayon, kung ngayon po pag-uusapan, hindi mananalo kahit kay Rapi Tulfo lamang itong si Sara Duterte. Hindi pa yon naghahangad ng pagtakbo sa pagkapangulo. Ah. Samantalang itong mga impacto oposisyon, ngayon pa lamang gustong-gusto na nilang iupo si Sara Duterte. Anyway, pakinggan po natin ang pahayag ng isa po sa mga impacto oposisyon na ito. Magandang gabi sa inyo. Webes ng gabi, kaya... Siguro kaya maganda gabi ni Harry Roque dahil hindi pa rin siya makaget over doon sa kanyang namimiss na gelato. Gelato ba yon? Ano? Kasi manamis na miss daw eh. Alam po ninyo, for your information, may nabasa po tayong balita o impormasyon sa internet na ito daw pong si Harry Roque, kasama po yung kanyang executive assistant, ay nag-travel po outside the country for several times. Nagtatanong naman po yung nagsulat noon kung kanino kayang pondo ang ginamit. Sana hindi po pondo ng gobyerno, ano? Yun naman ay pagtatanong lamang. Pwede namang sabihin ni Harry Roque dahil mayaman siya, siya po ang sumustento doon po sa mga travel po nila na yan with his, akala ko her, with his executive assistant sa iba't ibang panig po ng mundo. Anyway, tuloy po natin ang napakasaya na si Harry Roque. Ito na naman ang Spokes Hour. Abay, kahapon po ako'y tuwan-tuwa dahil nga po nag-resign na si VP Sara bilang isang secretary ng Department of Education at saka vice chair ng NTNLK. Ang ibig sabihin po nito, hindi na siya kabahagi ng administrasyon. Buti naman. At hindi na siya. Salamat naman. At yan talaga ay matagal na naming ipinananawagan. Buti nga, nagkusa na itong si Sara Duterte na magbitiw bilang kalihim ng Department of Education kasi nakakahiya naman talaga yung kanyang performance. Diba, napaka-incompetent sa pagsagot pa lamang sa simpleng tanong, hindi na makasagot ng maayos eh. Dahil ipinapakilalang mukha na ng oposisyon si Sara Duterte, ipakikinig ko po sa inyo kung ano po yung sinasabi natin
na sa pamamagitan pa lamang ng isang napakasimpleng tanong, hindi niya po masagot ng maayos. Pakinggan po ninyo at panoorin niyo ito, mga tol. So as a final note, Ma'am Vice President, could you just give us your thoughts on the State of the Nation address? Yes. So initially, the State of the Nation of President Marcos, I think everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of the speech. That was, I think, the reason why it took a long time for people to start clapping, because the economic part. Diba? Oh, kaya salamat talaga at bumitiw na siya diyan po sa pagiging kalihim ng Department of Education, kasi itok-itok ang ituturo niya sa mga estudyante. O ang iiwan niyang legasya, itok-itok. O kaya sana ang papalit po sa Department of Education na kalihim, hindi na po isang itok-itok. Sabi nga ni Antonio Trillanes, limitado ang kakayahan ni Sara Duterte. Sa madaling salita, ayon sa kanya, mahina. Eh nakita naman natin sa pagsasalita pa lamang o pagsagot pa lamang doon sa katanungan, napakahina po talaga, di ba? Kaya okay lang na maging mukha po iyan ng oposisyon, walang problema sa amin kung yan ang kukunin ninyong mukha ng impacto oposisyon ninyo. Naging alter ego ni Presidente Marcos. Ibig sabihin, po pwede na siya magsalita ng kanyang talagang saloobin sa mga issues at po pwede na siyang mamuno sa... Hindi pa ba siya nagsasalita noon, Harry Roque? No, ang kapal nga ng pagmumukha ng head ng impacto oposisyon eh. Kasi biruin mo, at the same time, cabinet member siya. Yung polisiya ng Pangulo, eh, kinakalaban niya. Akalain ninyo, nagnanais ang ating Pangulo ng kapayapaan. At sa pagnanais ng ating Pangulo sa kapayapaan, kinakailangan po nating kausapin, even ang kaaway. O ano ang sinabi ni Sara Duterte? Di naman lang kinausap si Pangulong Bongbong Marcos, opisyal na pakikipag-usap. Ang ginawa niya, nagbasa na naman po siya, mahilig po sa pagbabasa ito eh. Nagbasa na naman ng official statement niya at sinasabi niya na ang pakikipag-usap sa mga rebelde ay pakikipag-usap sa demonyo. Di ba tama ba naman yun? Alter ego ka ng Pangulo, tapos sasabihin mo, pwede na siya magsalita ngayon. E noon pa lamang, nagsasalita na siya. Ikaw naman, oh, Harry Roque. Ang daming mga pagkakataon na bilang alter ego ng Pangulong Bongbong Marcos, itong si Sara Duterte ninyo, wala talaga. Hindi mapagkakatiwalaan, ang pinaka-worst po dyan. Alam niyo nung siya po ay pinagkatiwalaan ni Pangulong Bongbong Marcos para mangalaga po ng bansa, maging caretaker po nito habang wala si PBBM dito, ay nagpunta iyan doon po sa mga alagad ni Apollo Quiboloy na nananawagan po ng pagpapabagsak sa kasalukuyang gobyerno. Kung matino ba naman ang pag-iisip ng isang tao na alter ego ng Pangulo, hindi niya dapat ipepresent ang kanyang sarili sa lugar kung saan nananawagan ang mga tao dito na pabagsakin si Pangulong Bongbong Marcos, lalong-lalo na siya ay pinagkatiwalaan ni PBBM. Kaya mahirap talagang pagkatiwalaan ito. Buti na lamang, finally, wala na po sa Marcos administration. Sa oposisyon. Now, ang tanong, bakit siyang dapat mamuno sa oposisyon? Narinig naman natin yung dalawang oposisyon, yung isang kabahagi na isang teroristang CPP-NPA at saka yung isa na alam naman natin na questionable ang pagkatao, no? Dahil doon sa pagbebenta ng pinagbabawal na droga, no? At ang sabi nila, hindi raw po pwede maging oposisyon si VP Sara. Well, unang-una, himay-himayin natin. Ano bang nangyari sa Liberal Party ngayon? Ang Liberal Party, tahimik sa lahat ng issue. Wait, at ang wala pong katotohanan yan. Ang Liberal Party at ang mga Pink at Dilaw, napakaingay po nila sa Maharlika Investment Fund. Eh. Kasi lihiti mo silang oposisyon. Sa tingin nila, mukhang hindi yon makakatulong sa kasalukuyang gobyerno. Kaya doon nag-iingay po sila. Ang mga lihiti mong oposisyon, tumututol sa EDCA. Diba? Kaya wag niyong sabihin na tahimik ang lihiti mong oposisyon. Kayo kasi, mga impacto oposisyon, pinalalabas ninyo na walang oposisyon ngayon para kayong magpakilala bilang de facto oposisyon. Pero sa katotohanan, kayo ay mga impacto oposisyon. Katotohanan, dahil kamag-anak na si Liza Araneta Marcos ni Marojas, eh parang sila ay makapartido na. Hindi nyo ba napansin?
na yung bagong finance secretary. Anak ko ng teteng, kitang-kita mo naman kung paano pinamamalakaran ng kasalukuyang gobyerno dahil yan ay Uniteam, 'di ba? Pero sinira ninyo mga impacto opposition. Sa unity, hindi kinakailangan nakapanalig mo lagi ang kasama mo sa gobyerno. Dapat kahit mga naging kalaban mo sa politika, bigyan mo ng pagkakataon kung sila ba ay karapat-dapat na mamuno sa mga departamento sa ilalim ng ehekutibo. At ganun ang nangyayari ngayon. In fact, may mga Duterte appointee pa nga na hanggang ngayon nasa ilalim ng pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung yan ang gagawin mong basihan, Harry Roque, dapat sinipa na si Delphine Lorenzana, si Carlito Galvez, si Secretary Anyo, sino pa ba? Maraming mga Duterte appointee ang nasa kasalukuyang gobyerno. Kasi hindi naman politika ang pamamalakad . Si Pangulong Bongbong Marcos, totoo po siya sa kanyang mga sinasabi. Ang layunin niya, mapagkaisa ang sambayan ng Pilipino. Pero sino ang bumaklas dito? Si Sara Duterte ninyo. Manluloko . Budol. Yun ang totoong budol. Biruin ninyo mga tol. Kinuha niya ang boto natin dahil inaakala po natin na siya ay totoo sa kanyang mga sinasabi. Ano yung kanyang laging, ewan ko kung kabisado niya lamang pero di niya nauunawaan kung ano ang ibig sabihin. Diba sabi niya, together we stand, divided we fall. In unity there is strength. Lagi niyang sinasabi yon sa halalan. Sino ngayon ang sumira sa unity? Siya naman . Di ba? Natanggal lang si Gloria Macapagal Arroyo sa pagiging senior deputy speaker. Binaklasan niya yung lakas si MD. Tinawag niyang tambaloslos si Speaker Martin Romualdez. Kaya ngayon, yun ang pinagbabasihan ninyo kung bakit ninyong tinatawag na tambaloslos si Speaker Martin Romualdez. Pero higit sa lahat, tinanggalan lang siya ng confidential fund. Kaya nagkaganito. Yun ang katotohanan dyan mga tol. Mukhang pera. No? Puro pera. Sa panahon ng kanyang panunungkulan sa Department of Education, pera pa rin ang nasa isip. Sabi niya, bigyan niyo ako ng 100 billion pesos. Aayusin ko ang problema sa Department of Education. Eh anak ng teting, mahigit 900 billion pesos nga ang pondo ng Department of Education . Naayos niya ba yung problema? Hindi naman. Hanggang ngayon, napaka low quality ng ating edukasyon. Kaya sana yung papalit po na Department of Education Secretary ay karapat-dapat na at hindi po isang itok-itok. Tari na tinalaga ay kapalit ni Ben Jokno ay talagang loyalist ni VP Lenny, si Senator Ralph Recto, o yung housing czar natin, si Acuzar, kamag-anak ng Jojo Ochoa na naging Anong problema dun? Diba? Yung mga kamag-anak nga ni Hanelet nyo . Diba, na-appoint din sa pamumuno ni Rodrigo Duterte. Ang pinaka-worst dyan, mga tol. Ito . Hindi ko alam kung i-deny nila ito, pero ito ay nasa balita. Napanood nyo ba yung vlog ni Attorney Clear? Doon sa vlog niya, binanggit niya doon na meron pong mga proyekto ng gobyerno na in-award sa kumpanya ni Senator Bongo. Kung ganun ang pagbabasihan mo, Harry Roque, babalik at babalik sa inyo . Lahat ng mga sinasabi ninyo. Ikaw, nung panahon ni Rodrigo Duterte, naging spokesperson ka. Pero before that, napaka-critical mo kay Rodrigo Duterte. Tinawag mo pa siyang murderer. Huwag iboboto ang mga tulad ni Rodrigo Duterte na isang mamamatay tao. Sabi mo yan. Pero dahil na-operan ka ng posisyon, umambyo ka, higit sa lahat, pati asawa mo, di ba, na-appoint sa pag-ibig. Kaya mahirap yung mga ganyang sinasabi mo, Harry Roque. No? Yung mga qualified na binabanggit mo, wala kang magagawa, qualified sila. It happens lamang na for one reason or another, sila ay malapit sa ating First Lady. Pero it doesn't mean na yun ay ipinagbabawal sa batas. Alam na alam mo yan bilang abogado. Saka alam po ninyo, ang pamantayan ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi dahil ikaw ay kalaban sa politika, hindi ka na pwedeng sumapi sa kanyang gobyerno. Kahit nga kayo, pwede sana . Kaso lang, wala kayong kwenta . Buti na lang, nakita ka agad
ng ating Pangulo ang inyong mga naisin. Kasi ito pong plano nila mga tol, matagal na nilang plano yan, hindi lang po sumulpot ngayon yan. Itong mga maisog-maisog rally nila, hindi po. Talagang pinaplano po nila para po sa isang Gloria Macapagal 2.0. Lalong-lalo na ngayon, aabot na po sa ikalawang taon na panunungkulan si PBBM. Kapag ka umabot po kasi sa 2 years ang panunungkulan niya, at ito ay maagaw ng kanilang impacto opposition, particular itong si Sara Duterte, maitalaga bilang kapalit na Pangulo, meron po itong pagkakataon na kumandidato ulit sa 2028. O, ganoon po sila kasakim sa kapangyarihan. Kaya wag po natin hahayaan yan mga tola. Pero ako naman pretty sure ako na hindi mananalo si Sara Duterte kapag tumakbo ito sa pagkapangulo. Ang hinala ko pa nga dyan para protektahan ito ang kanilang bailiwick, yung kaharian nila, no, para hindi sila mahalungkat sa mga kung ano-anong pinagagagawa nila dyan sa City of Davao. Baka bumaba pa nga ito ng posisyon. Baka magulat na lamang po tayo by May 2025 kung mandidato ito sa pagka-alkalde. Kasi may posibilidad na talunin sila ngayon doon sa Davao. Ano, yan ay posibilidad. Hindi ko naman sinasabing 100% mangyayari. Pero may posibilidad na matalo ang mga Duterte sa darating na halalan sa May 2025. O, kaya para maiwasan po yung pagkatalo, malamang kung isasakripisyon itong si Sara Duterte ang kanyang posisyon ngayon, bababa po ito. At ito ay muling kakandidato sa pagka-mayor. Kasi bakit? Ang dami kasi pwedeng maladlad. Kapag nahayag ang mga kabulukan dyan sa City of Davao, katulad ng mga napapabalita na meron pong thousands of ghost employees, patuloy nang wala nang makakabalik na Duterte. At para maiwasan yon, sisiguraduhin nila na hindi maagaw ang kapangyarihan sa kanila dyan sa City of Davao. Itong pong si Baste Duterte, wala naman po ito. Nataon lamang na Duterte ang pangalan po nito kaya nananalo dyan po sa Davao. Pero kung yan ay kakandidato ng siya lamang, hindi po mananalo yan. Tingnan ninyo pag naglaban, kung sakaling tatakbo si Migs Nograles at saka si Baste Duterte, pretty sure tatalunin ni Migs Nograles si Baste Duterte kung si Baste Duterte ang lalaban. Kaya yun yung mga naiisip ngayon na sa ating wild imagination na mga posibilidad kung bakit possibly nga na itong si Sara Duterte isasacrifice niya yung pagiging vice-presidente para lamang protektahan ang kanilang area dyan sa Davao. But anyway, malayo po yan sa katotohanan sa ngayon pero maaaring mangyari. O, tuloy natin ang pakikinig dito sa isang miyembro ng Impacto Opposition. Partner ni Liza Araneta Marcos. Ang totoo po niyan, talaga naman pong nagkahiwalay si Liza Araneta Marcos at si Jojo Ochoa dahil doon sa 2016 elections. No? Dahil nga po, nagkaroon ng protesta si Marcos laban kay Lenny. At syempre, nasaktan ang Liza Araneta Marcos ng kinampihan ni Jojo Ochoa itong si Lenny. Pero ang balita ko po sa very reliable sources, nagbati na po yung dalawang mag-ex-law partner. At ngayon, sila po ay BFF muli. At kaya hindi ako nagtataka kung bakit talagang napakalapit na ngayon ng administrasyon ni Bongo Marcos Jr. sa mga Dilawan at Pinklawan. Hindi rin ako magtataka kung... Alam mo, Harry Roque, isa sa simpleng reason kung bakit malapit ang Marcos even supporter at loyalista sa mga Dilaw at Pink. Dahil sa inyong mga impacto opposition. Ano? Kasi nagkakaisa kami ngayon eh. Ang mga PBBM supporter at mga loyalista kasama ng mga Pink at Dilaw, nagkakaisa kami na huwag makabalik ang mga Duterte. Ganun lang kasimple yun. Pero sa darating na halalan, magkakalaban pa rin naman tayo. Ano? Iboboto ng mga Pink at Dilaw ang gusto nila at iboboto namin ang mga gusto namin. Pero pagdating sa posisyon ngayon, kasama namin sila na poprotektahan ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos dahil pag nagkataon, isang Duterte ang papalit kay PBBM. At alam naman natin kung ano meron sa Duterte administration. Tyrannical po iyan. Ha? Mistula po iyang hari na kung ano ang gustong sabihin dapat mangyari. Ganoon ang pamumuno ni Rodrigo Duterte. At ayaw na ayaw po ng mga Dilaw at Pink na mangyaring muli iyon. Kaya po sila ngayon kumakampi sa Marcos administration. Hindi dahil gusto nila si PBBM, kung hindi dahil
ayaw nila kay Duterte. Ganun lang yun. Pagdating ng eleksyon para sa Senado nga, eh may mga kandidato na galing sa hanay po ng Liberal Party. Dahil sa kabinete po, madami na pong mga dilawan at pinklawan. Isang dahilan nga kung bakit yung mga loyalists ay nagre-reklamo. Bakit nauna pang na-appoint yung mga dilawan at mga pinklawan. Pag-usapan naman natin yung mga radikal. May pinaguhugutan pala. O, kasi lumalabas tuloy ngayon na dahil hindi siya na-appoint, kaya ganyan siya. Eh wala ka naman kasi Harry Roque. Mahirap na maulit na sa panahon ng pandemya, eh kukuha ka ng isang executive assistant na pasasahuri ng 54,000 pesos per month sa loob ng isang taon. Mahirap mangyari ulit yun. Kaya dapat hindi ka talaga ma-appoint. Pero imo, executive assistant mo, ang reason mo kung bakit mo kinuha for your social media presence at grupo sila ng mga IT, eh hindi naman siya IT. BS administration graduate siya. Diba? Business, BA pala. Business administration graduate. Diba? O yun. Kaya yung mga ganung pagkakataon, Harry Roque, mahirap maulit kaya hindi ka dapat ma-appoint sa gobyernong ito. Ngayon, tampo-tampo kayo porket may na-appoint na mga dilaw. Eh ganun talaga, kwalipikado sila eh. Tingnan nyo naman ang ginagawa ni Secretary Acusar. Oh, bilang Secretary po ng Department of Human Settlement and Urban Development, napaka-successful po nito sa kasalukuyan. More than 1 million napabahay na po ang naipagkaloob affordably sa ating mga kababayang Pilipino. O, DHSUD. O, tignan natin ha. O, ito. Pakita ko lamang sa inyo. Pasensya na sa TikTok, di nyo po ito makikita. O, ito yung tinitira niya na dilaw. Eh, totoo naman dilaw si Acusar. Wala naman tayong problema sa pagiging dilaw niya. Pero ang mahalaga, kwalipikado siya at the same time, effective siya sa kanyang trabaho, competent siya. Hindi katulad ng Department of Education Secretary, incompetent. Oh. Ano nakikita niyo 'yan? Ito po yung Department of Human Settlements and Urban Development. Oh. Ito po yung kanilang YouTube, oh. Nakikita niyo yung YouTube channel. Diba? Grabe, napakaraming mga pabahay across the country. Oh. Ang target po ng ating kasalukuyang gobyerno under the instruction of our beloved President Bongbong Marcos dito kay Acusar, syempre, ma-established ang at least 6 million houses in the forms of high-story building and other forms ng housing. Yan o, nakikita po ninyo sa screen. Pasensya na sa TikTok, di nyo po nakikita. O, ganyang karami. Wala pang 2 taon sa panunungkulan si Pangulong Bongbong Marcos, ha, nagagawa na yan. Eh, yung Rodrigo Duterte ninyo, 6 taon na nanungkulan, ilang pabahay ba na ipagawa ng kanyang administrasyon? Isang programa pa lang yan, ang kasalukuyang gobyerno. Pambansang pabahay para sa Pilipino program. Tapos sasabihin ng mga basher dyan, eh, produkto daw yan ng Duterte administration. Saan banda? Anong produkto? Alam ninyo, dapat ibigay ang credit sa nararapat na bigyan nito. Ha? Yung mga build program ni Rodrigo Duterte, karamihan po doon, programa pa ng Aquino administration, inari lamang ng Duterte administration. Yun ang kakapalan ng pagmumuka. No? Ang daming mga flyovers, mga infrastructure na naipatayo at naging operational lamang sa panahon ni Rodrigo Duterte. Pero produkto po iyon ng proyekto ng Aquino administration. Hindi nyo may kakailayan. Yung mga ipinapatayo under the build. Hindi pa nga natatapos karamihan. Kaya nga ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos for continuity, build better more. Huwag nyo linlangin ng taong bayan. But anyway, balik tayo rito sa sinasabi ng impacto opposition na ito. Tuloy natin ang sinasabi ni Impacto Opposition. Kuno sa Kongreso. Eh hindi ba sila aliado ngayon sa ating speaker? Di ba sila ay holding hands at BFF? Sila yung mga nagpasara sa SMNI? Sila yung kumuwestiyon sa budget ni VP Sara? Di ba sila nga ang nagsimula ng gulo at simula kung bakit nagkahiwalay ang unit team dahil dun sa...
sila nagsimula. Anak ka ng teteng. Walang ibang dapat sisihin dyan kung hindi si Sara Duterte. Hindi siya makontento sa pondo na meron ang Office of the Vice President for 2022. Biruin ninyo, under the General Appropriations Act of 2022, hati ang pondo para sa then incumbent Vice President na si Lenny Robredo at incoming Vice President na si Sara Duterte. Pero dahil nga mukhang pera si Sara Duterte, Antimano, sumulat siya sa Office of the President na kung pwede pagkalooban siya ng 400 million additional budget. Saan naman kukunin iyon? Pero ganun pa man, pinagbigyan pa rin. Nakalulungkot nga, dapat hindi pinagbigyan ng Office of the President. Ano yung ibinigay? 125 million pesos confidential funds. At ano ang nangyari dito? Kaya na-question si Sara Duterte in 2023. Biruin ninyo yung confidential funds na 125 million pesos inubos lamang sa loob ng 11 days. Sino ngayon ang naglantad nun? Hindi naman ang miyembro ng Unity Team. Hindi naman ang mga kongresista na bahagi ng sumusuporta sa ating Pangulo. Ang naglantad noon, si Congressman Arlene Brosas, kung hindi ako nagkakamali, Congresswoman. Ha? Sabi niya, sa kanilang pagsusuri, ang 125 million pesos fund na yan, yung confidential funds na yan, ay nagasto sa loob ng 19 days. Pero nagulat po ang lahat. Dahil sa interpolation na ginagawa po ni Brosas noon sa tumitindig sa budget ng Office of the Vice President na si Congresswoman Stella Kimbo, sa kanyang pag-amin, ayon sa Commission on Audit, kahit siya nagulantang daw, hindi pala 19 days. Kung hindi 11 days lamang ginasta ang 125 million pesos confidential fund. At nagalit ang publiko doon. Umugong ng umugong sa publiko. Tapos, syempre, mape-pressure ang mga kongresista kasi sila ay representative ng kanilang mga constituents na nananawagan na dapat ang 125 million pesos confidential fund ay maipaliwanag sa harapan ng publiko. Pero walang paliwanag ang ginawa ng Office of the Vice President na nahimik lamang po sila doon hanggang umabot na ito sa Korte Suprema at doon na nila ngayon sinasagot. Tapos balikan natin. Dahil nga po may pressure na sa House of Representatives ang taong bayan at nararapat lamang dahil na rin sa issue ng West Philippine Sea, nirealign ang budget. At hindi lang naman Office of the Vice President and Department of Education ang tinanggalan ng confidential funds sa limang ahensya po ng gobyerno. Ang Department of Information and Communication Technology, ang Department of Agriculture, at ang Department of Foreign Affairs. Lima po sila. Yung limang ahensya ng gobyerno na yan, tanging dalawa po ang nagtatampo kasi si Sara Duterte ang namumuno doon na mukhang pera. Parang hindi yata makakapatupad ng kanyang gampanin bilang lingkod bayan kung walang perang involved. Pero yung tatlong ahensya na tinanggalan, tahimik lamang sila. Nirealign ito doon sa mga mas importante na mabigyan ng confidential funds kasi nakalaayon iyon sa kanilang mandato. Ano yon? Yung National Intelligence Coordinating Agency, National Security Council, ang Department of Transportation at saka Philippine Coast Guard. Tapos doon na nagsimula ang parang deklarasyon ninyo ng gyera sa kasalukuyang gobyerno. Tinawag ni Rodrigo Duterte na quote-unquote, the most rotten institution ang House of Representatives sometime in October 2023. At inatake ng SMNI patuloy ang House of Representatives to the extent na itong si Speaker Martin Romualdez ay pagbintangan po nila na gumasta ng 1.8 billion pesos para sa kanyang travel expenses. Pero ang katotohanan ayon sa record ng ating Commission on Audit, more or less 3 million lamang ang nagasta ni Speaker Martin Romualdez sa travel expenses niya for 2023 back then. At ang kabuuan na nagasta ng House of Representatives for that year ay nasa 35 million pesos lamang. Tapos palalabasin ang mga sinungaling na host ng SMNI, 2 billion pesos kung kasama pa ang mga entourage nito. Nak ng teting na yan. Anyway, balik tayo dito sa sinasabi nitong impacto opposition na ito. Budget ni Inday Sara, paano sila ngayon maging opposition? Pero sila po ngayon ang gumagawa
na hindi rin po pwede maging leader ng oposisyon si Inday Sara. By the way, may nagtatanong. Ito, nakalulungkot. Kulang sa information dissemination ng ating DSUD. Sa mga nagtatanong kung paano po makapag-avail ng pambansang pabahay para sa Pilipino program, hindi po kayo sa DSUD pupunta. Kayo po ay pupunta sa inyong locality. No? Depende po kasi yan sa LGU po ninyo. Sa amin sa Pasig, papasok pa lamang sa Memorandum of Understanding, kaya hindi pa po nasisimulan yung proyekto dito. Pero sa Marikina, nagsisimula na po, Caloocan, Quezon City, at I believe somewhere in Bicol, Visayas, and Mindanao, nagsisimula na po. Ang gagawin ninyo para maka-avail po kayo ng pambansang pabahay para sa Pilipino program, pumunta po kayo sa inyong municipality, sa municipal hall or sa city hall. Magtanong po kayo doon kung yung inyo po bang syudad o municipalidad ay kabilang po sa nagpo-provide ng 4PH program. Kasi kung hindi po, pasensya na. Ganun po talaga. Ibig sabihin lamang, medyo mahina po yung inyong local government executive. O, pero sa mga malalakas at gusto talagang tumulong sa ating mga kababayang Pilipino na mga LGU, nakipag-coordinate po sila sa DSUD. At sa pamamagitan ng Memorandum of Understanding or Agreement na yan, marami na po ang nagkaroon ng pabahay at ito po ay kanilang ini-enjoy na sa kasalukuyan. O yan po ah, inuulit ko, magtanong po kayo sa inyo pong LGU. Huwag po sa kung sino-sino lamang. Punta kayo ng City Hall, Municipal Hall, tanongin ninyo, meron po ba kayong pambansang pabahay para sa Pilipino program? At sasabihin na po nila sa inyo kung meron sila at kung ano yung mga requirements. Balik tayo dito po sa pakikinig. Bakit hindi naman pwedeng maging oposisyon si Inday Sara? Hindi ba siya yung pangalawang pinakamataas na opisyalis ng bayan? Yun ba ang basihan ninyo? Anak ng teting naman na napaka ridiculous ng basihan na yan itong si Harry Roque. But anyway, wala tayong magagawa kung gusto nilang gawing mukha ng oposisyon si Sara Duterte. Pero ano po ang sagot diyan ng lehitimong oposisyon? Ito po. Ayon po dito sa balita ng Inquirer.net, hindi po sila sang-ayon sa sinasabi nitong si Harry Roque na nagpapakilalang sila ang oposisyon. Kasi meron po talagang lehitimong oposisyon at yun po yung mga dilaw at pink. Itong mga impacto opposition na ito, kaya lamang po nandyan yan para mangagaw po ng kapangyarihan, hindi po para sa Pilipinas, hindi po para sa mga Pilipino, kung hindi para sa kanilang mga personal na interest. Former Senator and Liberal Party spokesperson Laila De Lima is denouncing Harry Roque's statement that Vice President Sara Duterte is the new opposition leader. The former presidential spokesperson previously heralded Duterte as the new opposition leader after she resigned as education secretary on Wednesday, June 19. In a statement, De Lima, who is speaking for the Liberal Party, objects to Roque's statements, saying the real opposition has a foundation. Sabi ni De Lima, ang tunay na oposisyon ay pundasyon ng accountability, transparency at pagmamalasakit sa mamamayang mga bagay na hindi makikita sa track record ni BP Sara. So, diba? Puntahan nga natin itong pahayag ni Attorney Leila De Lima. Tingnan natin kung nakalagay po ito sa kanyang Facebook page. Kasi sa Twitter, hindi ako nagamit ng Twitter. Tingnan natin kung Leila De Lima, kung nakapost din yun sa kanyang Facebook. O, i-follow natin siya. Hindi pala ako nakapollow. Hanapin natin yung pahayag niya. Okay? Saan na ba banda rito yun? Okay, sandali lamang mga tol. Hinahanap ko lamang yung particular na pahayag sa balita. Ito. Sabi po dito ni Leila De Lima, basahin na lamang po natin ito bilang konklusyon o sa pagtatapos ng ating live streaming. Press statement from Leila De Lima, Liberal Party spokesperson, June 20, 2024. Mariing tinututulan ng Partido Liberal ang naging deklarasyon ni dating presidential spokesperson Harry Roque matapos magbitiw ni BP Sara Duterte sa kanyang posisyon sa gabinete. Anya,
Sa pagkalusaw ng unit team, si BP Sara na raw ang leader ng oposisyon. May katotohanan po ba yan? Naku, wala pong katotohanan yan, mga tol. Ang tunay na oposisyon, may pundasyon ng accountability, transparency at pagmamalasakit sa mamamayan. Mga bagay na hindi makikita kay Sara Duterte. Sa track record ni BP Sara, yun yung particular words na ginamit ni Leila De Lima. Sa kanyang pag-BBTO, wala namang naganap na pag-ako sa responsibilidad o pagbabago ng mga prinsipyo at paninindigan. Paano naging oposisyon ang may pananagutang hanggang ngayon sinisingil pa ng taong bayan? Ilan sa mga yan, yung 125 million pesos confidential funds, higit sa lahat, taong bayan ang inuuna ng oposisyon. Hindi ang pagpapalawak at pagpapanatili sa kapangyarihan. Hindi ang pagtatanggol sa wanted na religious leader o pagpatay sa libo-libong Pilipino. Lalo namang hindi ang pagbubulag-bulagan sa pang-aapi sa ating mga mangingisda at pang-aagaw sa ating teritoryo ng mga dayuhan. Ang nangyari kahapon ay pag-amin lamang sa matagal nang alam ng karamihan. Napalabas lang ang unity ng Uniteam. Maniobra lamang ito nung panahon ng eleksyon para makakuha ng suporta ng mga butante. Pero sa party na ito, hindi po yan totoo kay Pangulo. Ah. Kaya nga may mga dilaw sa kasalukuyang gobyerno at may mga Duterte appointee. Kasi unity talaga ang gusto ni PBBM. Pero kay Sara Duterte, totoo yan. At ngayon, malinaw na may nagaganap na namang bagong pagmamaniobra. Sa panahon ng nagtataas ang mga presyo, krisis sa edukasyon at banta sa ating seguridad, tunay na paglilingkod at pangangalaga mula sa mga namumuno ang kailangan ng sambayanan. Nananawagan kami sa mga kinauukulan, unahin ang mga Pilipino bago ang mga pansariling interes. Makinig kayo. Kayong mga Duterte, makinig kayo. Unahin ninyo ang taong bayan at mga Pilipino, hindi inyong mga personal na interes. Maraming salamat sa inyo mga tol.